Ano nga ba ang dapat na ipaglaban ng isang Kristiyano? Ano ibig sabihin natin sa ipaglaban? Ito yung ipaglaban sa araw-araw, yung talagang dapat natin gawin sa bawat araw. At sa kabila ng ating mga kabisihan, maipaglaban natin yung ating fellowship sa Panginoon. Unang-una, ang ipaglaban natin ay yung malaman natin ang katotohanan mula sa Biblia. Ang katotohanan ay nagmumula sa salita ng Panginoon sa Biblia. Malalaman natin ito kung tayo ay nagbabasa ng Biblia sa bawat araw. At pinagtutuunan natin ng pansin na kahit na tayo ay busy, maraming gagawin, ipaglaban natin na makapagbasa. Dahil sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng karunungan sa mga gagawin natin. Pangalawa, paglaban natin na malaman kung sino ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos na mga ninuno natin. Malalaman natin yan, yung mga karakter niya, kung sino ang tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos ay iisa. Sa bawat araw ay mas dapat na pag-itingin natin yung malaman natin at ipaglaban natin sa ating buhay na ito yung Diyos at ito yung kaaway, no? Malinaw sa atin yung sa bawat buhay natin. Malinaw sa atin kung sino ang tunay na Diyos para hindi tayo naliligaw. Pangatlo, ipaglaban natin na makapanalangin tayo sa bawat oras at araw. Kung minsan o kadalasan, yun nga, busy tayo, may trabaho, paglaban natin o bigyan natin ng panahon na magkaroon tayo ng time para makapag-pray sa Panginoon. Ilagak natin yung mga hinaing natin at yung mapapurihan siya. Yung makausap natin yung unang-unang nagmahal sa atin, diba? Mas maganda yun yung meron tayong pananalangin. Yung talagang i-stretch natin yung ating oras para magkaroon ng time si Lord sa ating buhay. Dahil sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, pag-uunahin natin ang kanyang kaharian, ang lahat ng lamang ng ito ay ibibigay niya. Unahin natin yung kaharian ng Panginoon. Pang-apat, paglaban natin makasamba sa Panginoon. No? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga kabisihan pa rin natin, nalilimutan nating sumamba, na pagpapalit natin siya. No? Kailangan nating magkaroon ng one-on-one. Yung fellowship natin sa Panginoon is needs to be intimate. No? Paglaban natin yan na magkaroon tayo ng talagang fellowship sa Panginoon, yung nakakausap natin siya at nararanasan natin siya sa bawat araw. Paglaban din natin na magkaroon tayo ng pamumuhay na may kapayapaan. At ang Panginoon lamang ang magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Diba? Yung peace na binibigay ng Panginoon ay hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Yung peace na ito ay peace na nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. At hindi yun maaagaw ng kaaway. No? Paglaban natin, meron tayong kapayapaan. Dahil dumating ang Panginoon upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Huwag lang nating sayangin na ang buhay natin ay walang kapayapaan o walang kapanatagan dahil hindi tayo nakakasunod sa gusto ng Panginoon na yung magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa buhay. Isa pa sa kailangan natin ng ipaglaban ay yung magkaroon tayo ng kapanatagan ng puso at isip sa ating buhay, napakabigat ng buhay.
ipaglaban natin na mayroon tayong kapanatagan sa bawat araw na dumarating. Hindi tayo nag-worry sapagkat ang Panginoon ay suma sa atin, no? Napaka-bless natin, no, kung tutuusin, kung ang ating buhay ay puno ng kapayapaan, puno ng kapanatagan gawa ng Panginoon, ang siyang nagbibigay nun sa buhay natin, no? Pinaglalaban yan yung magkaroon ng ganyang buhay sapagkat ayun yung blessing ng Panginoon. Paglaban din natin ang malinis na buhay sa harap ng Panginoon. Pinaglalaban yan yung magkaroon tayo ng holiness, no? Especially yung personal holiness natin. It's between me and the Lord. Yung kalinisan natin sa Kanya, sa harapan Niya. Importante yun dahil ang Panginoon ay banal. Yun lang. At kung may daragdag pa kayo, i-comment nyo na lang dyan sa box. Marami pong salamat at God bless us all.